Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga po pala si Anne Suarez and today, I'll be discussing on how to purchase an acquired asset through direct purchase long-term installment of Pag-ibig Fund. Kung napanood mo ang unang video ko about sa direct purchase ng Pag-ibig at gusto nyo ng detailed information kung ano ito at paano ito, keep on watching dahil ituturo ko sa inyo ang step-by-step process nito. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang Stage 1, Registration of Property. Stage 1 lamang po ito, so that means on our next video, pag-uusapan natin ang ibang stages. So stay tuned! Disclaimer lang po, ako po ay hindi konektado sa Pag-ibig at sa kahit anong real estate company. So, who may avail this program? As long as na meron kang kapasidad na bumili ng property sa Pilipinas at hindi ka blacklisted sa sale of Pag-ibig Fund Real and Other Properties Acquired o ROPA program, pwedeng-pwede kang mag-apply nito. So guys, ganito yung itsura ng invitation to purchase. Dalawang copy yan na papapirman sa'yo. Isa, kopya nila kasi kailangan nilang i-encode yung name mo sa kanilang system na ikaw yung present occupant. And then, yung pangalawang kopya naman, ibibigay sa'yo. Yun ang kailangan mong dalhin pagpunta mo sa Pag-ibig Fund. Pero take note na bibigyan ka lamang ng 15 calendar days from the time na napirmahan mo o natanggap mo yung invitation to purchase. Kapag hindi ka nakapagpunta, hindi ka nakapagpa-reserve, or hindi ka nakapag-submit ng mga requirements, kailangan mong evacuate yung property within 30 days kasi mawawala na yung visa, mawawalan ka na ng karapatan dun sa property. Ayan, so naipakita na sa inyo yung mga requirements sa kailangan nyo yung dalhin upon reservation. Please note na kung mga photocopy ang isasabit nyo, kailangan nyo panindalhin yung mga original copy para i-present. Para talagang makita o mapatunayan na talagang yun ay lehitimong mga dokumento. So ito na nga. Ngayon, pupunta ka sa JELP Building sa Mandaluyong sa Shaw Boulevard. Ito yung itsura nung Pag-ibig building dyan sa second floor dyan. Pero hindi ka muna pupunta dyan kasi kailangan mong tumawid sa kabilang building para doon ka pumila. Yan, may security guard. Dyan, pwede kang magpa-photocopy. Mayroon ding panotaryo dyan, mura lang. Tapos, dito, yan, dyan ka papasok. Pipila ka dyan, sasabihin mo dun sa guard sa acquired asset. So, depende yun sa pupuntahan mo. Papapilahin ka sa pila. Bibigyan ka ng number, tapos pupuntahan ka ng security guard. If pwede ka nang umakyat. Ayan. So, dyan sa building na yan, yung guard na yan sa Pag-ibig din yan, bibigay mo lang yung papel mo na sinulatan din ng isa pang guard dun sa old building, dun sa kabilang building na pinanggalingan mo. Tapos papaakyating ka na. Tapos kukuha ka ng number mo pag-akyat doon sa may acquired asset ka pupunta. Maghihintay ka doon sa mga marketing associates na tawagin yung number mo.
Tapos, itatanong mo sa kanila yung property na tinitirahan mo through direct purchase, kung paano ipipresent mo yung ITP mo. Tapos, intervene kanila kung paano, paano mo na-acquire yung bahay, kung paano ka napunta doon, kung paano ka napatira doon. Tapos, ipipresent mo na yung mga requirements mo. Tapos nyan, papafilapan ka ng marketing associate ng form. Yun yung offer to purchase. Take note, hindi mo pwedeng i-download yung offer to purchase form sa website kasi iba ng form yung ginagamit nila. Tapos papapirmahin din sa iyo yung katibayan ng pagtanggap na papel. And then, bibigyan ka ng payment order. Order slip ba yun? Tapos babayaran mo na yung reservation. Babalik ka ulit sa counter dun sa information para kumuha ng number para magbayad. Then after mo makapagbayad, ipapa-photocopy mo sa baba yung resibo, tapos babalik ka dun sa marketing associate na kausap mo para ibigay yung resibo ng payment. Tapos, ayun, tapos kapag kumpleto na, na encode na ng marketing associate yung pangalan sa reservation sa system nila, may ibibigay sila sa inyong dalawang papel. Yung una, yung list ng requirements, another set ng requirements for processing. Meron kang 30 days para kumpletuhin yung requirement. Tapos, yung sunod na papel naman, yun yung katibayan ng pagtanggap na kailangan mo rin ipanotaryo para ipasa sa susunod mong pagpunta. Napakabilis lang ng proseso. Sobrang friendly ng mga associates dyan sa Jelt Building, Manday Luyong. Shoutout sa inyo. Very accommodating sila. Siguro maglaan ka ng 4 hours to process yung reservation. At ayun lamang po, maraming pong salamat sa panonood. At kung meron kayong katanungan, please comment down below or may gusto kayong malaman. See you on my next videos!